Coleksyon que pode ser Bureau of Customs, el Ciudad pode beneficiar, especialmente aqueles mga Kenya sa afectado na pandemia. Mas del mga detalhes na report de partner Joseph Sosobrano. Grande el beneficio puede sacar el ciudad na subida coleksyon del Bureau of Customs. Es ver ko saya confirma el District Collector del Bureau of Customs, segundo Sigmund Prudbarte, especialmente na revenue collection. Este después, más que na tiempo del pandemia, ta continua busca manera el Bureau of Customs na diila para subir diila coleksyon. Yun, yung pagkahalimbawa may share kasi ang local government. So, kumbaga, kung magkakaroon siya ng share dyan, including sa Eguzon, kung merong kumita dyan, kung ang dynamism ng Eguzon, kung merong kita dyan yung mga locators, magkakaroon din ng share ng government, pati ang mga barangays, may share yan ng mga barangay. So, sa development sa tinatahak natin, hindi lang yung sa share sa duties and taxes, but yung patutunguhan. Kung halimbawa man kailang ready yung infrastruktura natin lahat, ready yung ating sistema, and we can probably say na yung Ecozone at yung Bureau of Customs naka-ready na. Tumutulong na rin ang ating mga ibang government agencies para doon. So kailangan na lang natin ng kaunting pag-develop at karoon ng pagtitiwala. Grandel target, iya pwede asigun manhit el Bureau of Customs donde 800% asigun niya subir di la koleksyon. El commissioner del Bureau of Customs ta expecta pa mas asisubi el target hasta na pin del anyo 2020. Hindi napapansin, but ngayon na inangat natin to 4.5 billion or makaumangat pa tayo ng 10 billion. So makikita natin yung magiging koleksyon at magiging contribution nito para sa Port of Zamboanga. Mapansin din siguro natin na ang port natin, yung pondo nga maliit lang, parang 50 million lang nilalaan na pondo dito because of the activity. Pagka nakakuha tayo ng maraming investors dito at maraming barkong dadaog dito, especially international vessels, magkakaroon niya ng malaking pondo. Ang Dabaw, I think, has 800 million as against sa Zamboanga na 50 million. How can you expect to compete? Grande lang siguro el factor tamira el mga investor ta entra aquí na ciudad amo el pase orden rason asigun mas ta kada manada el local investor el ken ten invest aquí na ciudad na mga dia ki bien esperanza wa asigun kun barte manhit pa el Bureau of Customs kun el 4.4 billion de pesos umas pa por causa na dila mga sigi dito sa grande collection na mga investor. Okay, pasalamat tayo sa lahat dito at nakikipag-cooperate. Ngayon, lumalaki yung ating koleksyon. Ang koleksyon natin ngayon, last year, 600 million nakuha natin. From 400 million, nakakuha tayo ng 650 million. So, 37% ng ating inangat galing sa inassign na target. This time, ngayon, tinaasan tayo ng halos 1,000%. So, from 600 naging, hindi naman 1,000, mga siguro 800%. Yung ating 600 million, inangat po 3.5 million. Ang laki na ingit. So ngayon, good news, kasi ngayon, mai-hit na natin itong buwan na to. So itong buwan na to, either ngayon buwan or by October, malaking possibility na makuha na natin kasi nakaka 3.3 na tayo, 3.2. So yung mga 300 million, siguro by October or this month, in-expect natin ma-hit na natin. So we expect makakukuha natin yung mga 4 billion to 4.5 billion. This year. So you can just imagine from 600 million to 4.5 billion. Si Acorda del otro mes lang, hiya kay na billionaire el Zamboanga Port cuando yan hit con el target 2 billion de pesos. Joseph Sosobrano, E105.9, immediate solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!